Gatas na gatas! Grabe! So, napanood nyo naman ata, guys, no, yung napakawalang kwenta at napaka-nonsense na Senate hearing na isinagawa ni Senator Bato de la Rosa. At talagang very obvious na mapapansin nyo na talagang dinagatasan ni Senator Bato de la Rosa itong Senate hearing na to. Mantakin nyo, guys, dinuduro-duro niya pa yung attorney na tinuturuan na siya na, sir, ganito yung pagsasagawa ng pre-op. Ang daming kulang, ang daming mali, walang pirma ng team leader, kulang, walang control number, mali-mali yung address, tinuturuan na siya. Tapos ngayon iduduro niya, hindi. Kung sasabihin niyo na hindi, totoo yung sinasabi ni Morales, I bet may bayag, gumaganon pa. Itong si Senator Bato de la Rosa and even si Chiz Escudero, hindi talaga, guys, naniniwala sa existence ng dokumento na yan and even sa credibility ni Morales. Tinutulungan na nga si Bato para matapos na itong hearing na to. Itong ano, sinasagawa niyang hearing na nagdadrama pa siya na salamat dahil umaten kayo, dahil kung hindi, sinukuan ko na itong hearing na to. Eh ganun naman pala, nahihirapan ka. Bakit hindi ka naniniwala sa mga colleagues mo? Diba? Tapos ngayon, itong si Senator Jinggoy Estrada. Ito yung maganda, guys. Ito yung papakita ko sa inyo. Yung salpukang girian ba? Yung mainit na salpukan ni Jinggoy Estrada at ni Senator Bato de la Rosa. And makakakuha kayo ng lesson dito, guys, kung paano talagang gigil na si Jinggoy, talagang sinusoplak niya na. Kasi una-una, guys, di ba questionable naman talaga, mantakin mo, yung mga small details, alam mo, alam ni Morales, pero yung kanyang informant, ayaw niyang banggitin. At sana unang statement ni Morales na hindi niya daw kilala itong informant. And then sa pangalawang statement niya dito, nung tinanong siya ni Jinggoy, hindi niya daw pwedeng banggitin. So ano ba talaga? Very obvious na nagsisinungaling na nga itong si Morales, kinakampihan pa ni Bato. So ngayon nga po, guys, pakinggan nyo itong suplakan ni Jinggoy at ni Senator Bato de la Rosa. In this committee, we have to ferret out the truth. And it must and it should be based on evidence. Recording in progress. But unfortunately, itong our resource person present here today, that I am testing his credibility, does not have any evidence to present. So, Mr. Chair, Mr. Senate President, Mr. President, if we continue to listen to the imagination or the alibis of this witness, it might, don't get me wrong, Mr. Chair, it might diminish the credibility of this committee. Yan, guys, ha, pakinggan nyo yung magiging sagot ni Senator Bato de la Rosa. At makikita nyo, ha, na dinidiin na talaga ni Jinggoy Estrada na, sige, kung maniniwala ka pa sa mga alibay ni Morales, sinisira mo yung credibility ng Senado, ng ating committee. Yan, talagang dinikdik na nga ni Jinggoy. Ngayon, pakinggan nyo ang sagot ni Bato. So, that is my piece, Mr. President and Mr. Chair. If we continue to listen to all his alibis and all his lies, imagination, baka mawala yung kredibilidad ng hearing na ito. That's why we have to, sometimes, siguro, papalahanin ko rin yung sarili natin, we have to vet our resource person. Hindi katulad nito na paniniwalaan natin na marami palang kaso. Yes, Your Honor, I fully agree with you. I fully agree with you. As I've said, meron akong pinaniwalaan sa kanyang sinasabi, meron din akong hindi pinapaniwalaan. Kaya nga tayo nag-hearing dito, para nga validate natin yung mga pinagsasabi niya. Yun lang po sa akin. I want to hear everyone. Wala po akong sabihin na magpagamit kung anong meron siyang agenda. Wala po. Guys, 'di ba? Pinangunahan niya na, narinig niya sinabi. Wala po akong balak na magpagamit. Sino ba yung nagsabi na ginagamit ka?
Yung tanong, sino ba yung nagsabi na ginagamit ka? Wala namang nagsabi na ginagamit ka dito. Ang problema dito, sinasabi ni Jingo Estrada na kung patuloy kang maniniwala sa kasinungalingan ni Morales, sinisira mo ang credibility ng Senado. Sinisira mo ang credibility nitong ano na to, committee na to. Yun lang naman yung sabi. Kasi nga in the first place, meron na talagang mali. Hindi na nga naniniwala kasi si Senator Jingo Estrada sa credibility nitong taong to. Kasi if you are a resource person, dapat alam mo lahat. Eh ang alam lang ni Morales, siya lang yung nagsulat. Dapat yung nandito, yung confidential informant niya, kaso hindi niya nga daw po maalala. Walang sinabi si ano si Jingoy na nagpapagamit ka. Masyado ka namang napaghalataan. Wag ganun ba 'to? Wag ganun. Sayang lang yung pinapasweldo sa ng taong bayan. Masyadong gatas na gatas eh. Pakinggan pa natin. Just assured na hindi madidiminish yung ating kwan dyan, yung ating reputasyon just because of entertaining Agent Jonathan Morales. For all we know, Mr. President, Your Honor, kahit na he is still facing cases, kahit na kumbiktado na yan, kahit na sabihin mo, siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo, sa balat ng mundo, still, I believe na he has still his own piece of truth. Hindi naman ibig sabihin na pinakamasamang tao yan, hindi na natin pakipaniwalaan. Wait lang, Senator Bato, hindi yan yung ibig sabihin ni Jingoy. Kasi yung tinutukoy dito ni Senator Jingoy Estrada is, di ba, resource person ka. Sinasabi mo na itong si President Marcos is nag-a-addict. Yan kasi yung pinaka-main ano nito eh, main objective nito eh. Ngunit nung tinanong ka, nung nakita mo ba, sinasabi niya na hindi, siya lang daw po nagsulat. So yung pinaka dapat inimbitahan dito, yung confidential informant. And ngayon, nung tinatanong siya sa confidential informant, hindi niya nga masagot kung sino. Diba? Doon lang po yung sinasabi ni Jingoy, hanggang doon lang siya. Wala naman sinasabi si Jingoy na napakasamang tao niyan. Ang sinasabi ni Jingoy Estrada is questionable yung pagkatao. Diba? How unfair can we be to the people kung hindi natin siya paniwalaan? Kahit na masama siyang tao. Kaya, that's the purpose of this hearing. To hear them, to listen to them. And it's up for us to believe. Whether we believe on him or not, then same goes true with all the resource person. Ganoon po ang ating treatment dapat. Basta ako, I am just giving you the assurance as you're my vice chairman of this committee and including the Senate President. Please, magtiwala lang kayo sa akin and I will do my best na hindi tayo mapapahiya dito sa yung institusyon natin. Hindi mapapahiya dahil sa ginagawa kong hearing. Wait lang. Sinasabi niya na magtiwala kayo sa amin. Paano kami magtitiwala sa first, second hearing mo? Hindi na maganda. Tapos ngayon sa third hearing mo, gatas na gatas. Paano kami maniniwala? Sinabihan ka na ni Senator Chis Escudero na yung papers na yan ay non-existent. Pero pinipilit mo talaga na totoo. Nandiyan na yung attorney na nagsasabi na ganito yung proseso ng pre-operational report. Hindi ka din naniniwala. Sinabi na ni Junicio Santiago na sinungaling yung si Morales. Hindi ka din naniniwala. So, paano kami magtitiwala sa'yo kung lahat ng mga kumukontradik sa paniniwala mo, hindi mo pinapaniwalaan? Aminin mo na lang kasi na medyo nabababaan ka. Mataas kang tao, ma-pride ka, na pinipilit mong hindi ganito talaga yan. Kahit alam mong napapahiya ka, na pinipilit mo na lang talaga. Or else, ito yung hidden agenda mo, na gusto mo talagang pagmukhaing addict itong si President Marcos. Although pwedeng dalawang ganyan eh, mataas yung pride mo, and then gusto mong palabasing addict itong ating presidente. Diba? You know, alam nyo, sa mga senador na nanonood sa atin ngayon, listen, huwag nyo nang samahan si Bato. Kasi kapag sinamahan nyo pa si Bato, kayo lang yung may stress, hayaan nyo siya. Hayaan nyo na ano, iposig niya yung committee na yan. Tingnan natin kung hanggang saan yung kakayanin ng bayag niya. Diba? Kasi masyado siyang nagmamadaling. Masyadong maraming alam. Diba? Nagmamarunong. Nandiyan na yung mga pulis, halos lahat na pinatawag, pati yung St. Luke's. Diba? O ngayon, sige, hayaan niyo siya na mag-proceed ng sarili niyang hearing. Tingnan natin kung gaano, kung hanggang saan ang ability niya para i-handle yung mga ganitong klaseng hearing na to. Kasi, you know what guys, kitang-kita naman kasi na
ginagatasan itong hearing na to. So, kapag nandyan kayo, Senator Jinggoy, Senator Chichis Escudero, kapag nandyan kayo, ang mangyayari lang sa inyo yan, lalo na lang kayong sasama sa mata ng taong bayan. Kasi pinapalabas si Senator Bato de la Rosa na hindi, mali kayo, tama ako. Yun yung gusto niyang ipunto dito eh. Right? Diba? Halata naman. Kaya kayo, wag na kayong umaten dyan. Hayaan nyo na lang yan si Bato, magsolo siya. Tingnan natin kung hanggang saan yung kaya niya at kung hanggang saan pupunta itong Senate hearing na to. Dahil unang-una nga po dito guys, kapag magkakanda ka ng Senate hearing, dapat yung may mga personal knowledge, paulit-ulit na binabanggit yan yung personal knowledge. Putang inang personal knowledge na yan, hindi naman ina-apply. Diba? Gusto nyo pumunta dyan yung may personal knowledge, pero ang pinupunta nyo, si Morales, at hindi yung ano, yung confidential informant na nakakita nga talaga, nagsisingot daw po ng di umano'y allegedly na white powder substance itong ating presidente. Kasi si Morales lang yung nagsulat. Hanggang doon lang yung alam niya. Mahilig siyang magturo, nililigaw ka ba to? Tinuturuan ka na nga kasi diba, pedialics. Natupad ba yung pedialics dyan? Even the smallest person, pinatawag niyo pa. Para lang dyan sa ginagatasan yung Senate hearing. Alam mo ba ito, tinatarantado mo kami. Sa'yo, sayang yung sweldo ng taong bayan. Sko po, I'm a taxpayer. Buboses ako, tanginang yan. Buboses ako kasi kami yung nagpapasweldo sa'yo. Pero yung trabaho mo, hindi mo ginagawa ng maayos. Diba? So, Mr. Chair, I believe in you. Thank you. I trust you. I think majority of our colleagues trust you. Thank you. Wala akong sinasabi na bias ka. No. We have full trust and confidence in you, Mr. Chair. What I'm saying, the reason why I gave that particular statement, that it might diminish the credibility of this committee because of the lies and the imagination of this resource person. Because I have repeatedly asked a question if he has evidence or he has evidence to present or to provide this committee. Wala ho talaga siyang evidence na maipakita. At yung tinatanong ko lagi sa kanya, yung second question ko sa kanya kanina, which I asked before during the second hearing, kung sino yung confidential informant niya, sinabi niya, hindi niya matandaan. So how can we believe with this kind of resource person na wala naman talaga siya bang pirepresentang hard proof evidence dito sa committee nito. We are here to ferret out the truth, to know the truth and nothing but the truth. Yun lang naman, and in aid of legislation. Yun lang naman talaga ang gugustuhin natin. Pero if you have this kind of resource person who are spreading lies and intrigues, that is not acceptable, Mr. President. Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggoy. I would yield the floor to Senator Bong Go. Okay, o diba? Hindi niya na sinagot. Kasi nga, nasunog na siya eh. Sunog na sunog siya, hindi niya na sinagot. Ang sabi niya no, ni Jinggoy, kung patuloy tayong maniniwala sa pagkalat ng mga intriga, sa pagkalat ng kasinungalingan, hindi tayo magpuproceed. Hanggang dito lang tayo. Rinig mo, sinupalpal ka na. Tapos anong ginawa niya? Nag-divert siya kay Bongo. Okay, pakinggan natin yung statement ni Bongo. O, diba? Nilihis niya na. O ngayon, sino yung nasunog dito? Ikaw. Kasi wala ka nang masagot eh. Wala ka nang ma-defend. Kasi nga, huling-huli ka na sa main agenda mo. Diba? Ako, pinapawisan ako, guys. Hindi sa mainit dito sa amin. Pinagpapawisan lang talaga ako. Kasi nga, you know, syempre, ganito yung damdamin ko eh. Na talagang intriga to. Talagang captured yung puso ko dito sa ano eh. Sa mga sagot ni Bato de la Rosa na talagang hindi naman makatotohanan. Na talagang pawang panggagatas lang talaga ang kanyang ginagawa. You know what, Bato? Mag-resign ka na lang. Kasi paulit-ulit ka sa butas ng puncher, hindi mo pwedeng sabihin na authentic ang isang papel nang dahil lang sa butas ng puncher or dahil sa opinion mo. Diba? Nandyan na yung lawyer, oh. Tapos dinuduro-duro mo lang. Tama ba yun? Nandiyan na yung lawyer, pwede mong tanungin, dinuro-duro mo lang. Nandiyan si Junicio Santiago na dating expedeya na nakasama ni Morales. Hindi ka din naniniwala. Ang daming mga tao na nagsasabi dyan na hindi totoo ang sinasabi ni Morales. Tapos ano yung sabi mo? Hindi ako naniniwala kasi totoo yan. Tingnan mo yung papel, lumang-luma na. Pasko po. Kaya sa mga ano dyan, sa mga resource person dyan, hayaan nyo na, I mean sa mga senador dyan, hayaan nyo na si Bato kasi magaling eh. Magaling.
sige, magaling siya. Pag magtiwala daw tayo, okay, sige, magtitiwala kami. Yan yung gusto mo. Ang hiling ko lang yung mga senador na nandyan, huwag na kayong umaten. Kasi sabi niya, gagalingan niya daw eh. Magtiwala lang daw sa kayo sa kanya eh. Eh di, go, go. Tapos na yung usapan. Kasi, you know what guys, kapag laging yung sinasabi or kinukontra nyo itong si Bato, nagmumukha lang kayong masama. So, ang gawin nyo, hayaan nyo siya. Tignan natin kung ano yung pinaka-ending nito. Kasi guys, yung pinaka-ending nito, nakikita ko na, ipapadrag test si President Marcos. Yan yung gusto nilang mangyari. Pinupolitika na nga eh. Diba, politically motivated itong Senate hearing na to. Gatas na gatas nga. Pero okay. Sabi ni Bato de la Rosa, sige, hayaan nyo ako. Trust me. Okay, go. Sinabi mo yan, trust me, okay, go. Diba, pagkatiwalaan ka namin, okay, go. Pagkatiwalaan ka namin, tapos yung resource person mo, sinungaling, okay, go, sige. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Bato. Pinapagpray na lang kita na kaya mo yan. Anyway, sumasakit din yung dibdib ko. Go. Hayaan nyo na yan, guys. May tililing din yan, eh. Hayaan nyo na. Trip nyo yan sa buhay, eh.